Hindi lang pala sa gulo sa kalsada na sangkot ko inyo, natatandaan yung driver na nahuli ka noon na pinagbabato ng mga tao matapos niyang mag-araro ng ilang sasakyan. Dawit din daw ang suspect na yan sa pamamaril at posible naman na may kinalaman siya sa isang nawawalang TNVS driver. Nakatutok si Emil Samani. Patingan! May mga dati na raw kaso ang driver ng kotse na ito na nag-viral ng pagbabatuhin matapos makasagasa ng ilang tao at sasakyan sa Maynila noong isang linggo. Ang driver ng kotse na kinilala ng pulisya na si Frankie Mark Tolentino Serrano sangkot din umano sa mga shooting incidents sa Cavite. A 7 ng Mayo, nasangkot sa traffic accident si Serrano sa area ng Malagasang sa Imus kung saan may nakasagian siyang truck. Sa kuha ng CCTV, kalmado pa si Serrano habang kinakausap ang driver at pahinante ng truck. Pero maya-maya, sumakay siya sa kotse, bumwelta, at maya-maya, pinutukan ng ilang beses ang driver at pahinante. Hindi tinamaan ng driver pero ang pahinante may tama sa binti. According to sa investigation namin, parang hindi siya iniintindi ng mga kausap niya. Kaya nga nung ano niya, sabi ng isang witness, ayaw niyo kung ano, hindi niyo pala ako kilala. Sabi nung namaril na siya doon. Ados naman ng Mayo, namaril din si Serrano sa isa namang gasolinahan sa area ng Anabudos sa Imus pa rin. Ayaw magbayad ng nagpakarga. Tapos nung nag-imbestiga kami, the same plate number yung nasabi ng witness natin na katugmari naman daw sa namaril doon sa Malagasan. Sa parehong insidente, ang gamit na sasakyan ni Serrano ay ang sasakyang ninakaw umano mula sa Grab driver na si Lawrence Fajardo na hanggang ngayon ay missing pa rin. April 27, nireport na missing si Fajardo at ang kanyang sasakyan. Iniimbestigahan din ng pulisya kung may kinalaman si Serrano sa pagkawala ni Fajardo at ng dalawa pang Grab driver na si Manuel Alegria Almudino noong April 26 at Maria Cristina Palanca nitong nakalipas ding mga linggo. Talagang ito ay notorious eh. Palagay ko dito, malaking grupo to. Ito, karnaper to. Karnaper ang mga nila. Then at the same time, ang mabigat doon, yung mga driver talagang nilulubog na eh. Talagang matindi itong lakad nitong tao. Nakuhanan din si Serrano ng video noong araw na sinita siya ng isang enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau. Sa bodycam video ng enforcer, kitang-kita ang mukha ni Serrano habang nakikipag-usap sa enforcer, pati ang kanyang pagsibat matapos siyang sitakin. Ito yung traffic violation na tinakasan niya bago siya nakabangga ng ilang sasakyan at tao sa may nagtahan interchange. Dahilan para pagbabatuhin siya ng mga residente roon. Natuntol ng GMA News ang address ng suspect at doon namin nakausap ang kanyang ina. Ilang araw na raw hindi umuwi roon ang anak na si Frankie makaraang MatTV. Sobra dahil hindi ako makapaniwala dahil 20 years old lang po. Hindi raw sa kanya lumaki si Frankie pero maling paratangan na miyembro siya ng sindikato. Pangako niya sa mga pulis, siya mismo ang magsusuko sa anak sa oras na magparamdam na raw ito sa kanya sa lalong madaling panahon. Nawagan ko po, mag-ingat siya sa kasana sa muko. Kaso, I think I try na po talaga. Yes, ma'am. Nakakonto ko po siya, pero I try po talaga ayaw niya. Kasi baka namamatay lang din daw po siya. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.